Hello! Kumusta kayo, mga mates? Kwentuhan tayo habang naglilinis ako. Andito pala ako sa Canada. Dumating kami dito 2013. Parang 10 years na rin, ano? Ang bilis din, no? Salamat pala sa family ng husband ko. Kaya kami nakapunta dito. Para sa inyo ba ang Canada? Oo naman, lahat tayo pwedeng mangarap. Kwento ko lang sa inyo yung nangyari sa amin. Nung nag-aantay pa kami ng visa, may email na dumating sa amin galing sa Government of Canada. CIC. Sabi nila, punta daw kami sa isang office. Meron kaming workshop, ganun na aatin. So yun, pumunta kami. Marami din kaming nalaman doon. Tungkol sa life sa Canada, paano ka para hindi ka mas culture shock, ganun. So, meron din silang mga tulong na para pagdating mo sa Canada, maging successful. Dito kasi, maraming trabaho, pero kung gusto mo na parang hindi ka lang dun sa nagtitinda o kaya dun ka sa cashier, ganun. Yung mga program. Kasi gusto ng Government of Canada na maganda yung work ng mga immigrant, maging successful sila dito, kaya tinutulungan nila tayo. Siyempre, mas maraming kita, mas maraming tax. Alam mo yon. So, itong mga organization na to, mga non-profit, dating namin dito sa Canada, pumunta kami doon. May sa Calgary. So, meron silang mga binigay ng mga organization. So, pumunta kami doon. Anong pangalan nun? Calgary. Parang CCIS ang tawag doon. Lagay ko sa description down below. So, dito, marami silang courses na binibigay. If you don't know how to speak English, merong English na, ano, na course. Kung gusto mo naman matuto mag-computer, meron din computer. May mga program din sila para sa mga bata. Apat yung mga bata ko noon. Yung dalawa, estudyante pa sila. Yung dalawa naman, medyo malalaki na sila. Malaki, meron silang jumpstart na program kung saan andun sila parang ilang weeks yon na parang mag-aaral lang sila paano mag paano yung mga ginagawa sa office. As in, yung Canadian experience ba? Kasi dito, pag nag-apply ka, kailangan nila yung kung may Canadian experience ka ba. Kaya ka nga mag-work kasi wala kang experience, di ba? Nakakatawa naman. So after that, yung mga anak ko, di pagkatapos nila yung jumpstart, may sweldo sila doon na per hour. Tapos, after that, in-assess na sila kung ano yung pwedeng course para sa kanila. Yung isa kong anak, graduate na siya ng marine engineer dyan sa Philippines. So, ang kinuha niya, millwright. Yung isa naman, sheet metal. Natapos naman siya ng welding course sa Tesla. Ang maganda dun sa course na yon, bayad ang whole year mo. Parang pag-aaralin sila yung mga anak ko ng first year, libre lahat. Bigay nila lahat ng yung mga kailangan mo sa school. Yung isang anak ko kasi millwright, binigyan siya ng mga tools, kahit yung isa. Diba? Ang ganda nun. Dahil may mga ganung program dito. Mga yun funded by the government. Ako naman, may course akong inatinan din na kung paano ka gumawa ng resume. E diba, yung resume natin dyan, may picture pa. Tapos may height pa, may religion. So, as in, paggagawa ka ng resume, parang kailangan isang bond paper lang. Alam mo yun, yung nandun na lahat, compact siya. Kasi mga tao dito, busy sila. Ayaw nila yung marami pa silang babasahin. Kailangan, dun sa isang bond paper na yun, nasabi mo na yung mga gusto mong sabihin tungkol sa sarili mo. Tapos yun, pag
natapos mo na yung course na yun, pwedeng ihanapan ka din nila ng employer mo. Tsaka, yung kung gusto mo ng ano ng mga food, may food bank. So yung social worker, pwede kanyang i-connect dun sa food bank tapos makakakuha ka ng pagkain. So kami, trinay din namin minsan. Kaya lang sobrang dami talaga. Parang kasi bibilangin nila kung ilan yung membro ng family mo. So parang sa amin, 6 kami. So yung food na bibigay nila sa'yo, good for 6 na tao. Tapos sobrang dami talaga. May produce, may mga tinapay. Mga tinapay naman hindi masarap. Iba yung tinapay natin dyan. Tapos yung mga dilata, tapos mga produce, ganun. As in, malaking tulong din. Kasi syempre, dyan ba sa atin, may libreng pagkain? Oh, mayroon din. Pag binagyo ka, isang plastic bag. Pero dito, mga 2 cart siguro yung sa amin noon. So, naisip ko, sabi ko, pag successful na ako, kahit magtrabaho ako dun na yung volunteer ba, dito, malaking bagay yung mag-volunteer ka. Kasi pag nag-a-apply ka ng work at nakita nila na may volunteer work ka, parang gusto ng mga employer yung ganun na tumutulong ka kahit na wala kang trabaho, wala kang sweldo. O dito, nakikita nyo, trabaho ko yan lahat. Kaya wala kang uutusan dito na angel. Angel kasi yung tawag ko dun sa mga kasama sa bahay. Kaya mahalin nyo yung mga angel nyo. Kasi dito sa Canada walang angel talaga. Yung mga pinakamayaman na lang siguro merong angel. Nagpapalinis sila per hour, ganun. Kaya nag-iisip siguro kayo kung bakit ako naghugas ng pinggan. Nasira kasi yung dishwashing machine ko. Hanggang ngayon hindi pa ako nakakabili. Okay lang yan. Madali lang naman, di ba? Naka-gloves naman ako. Kasi mainit yung ginagamit kong tubig para ma-disinfect ba. O balikan na natin yung sinasabi ko sa'yo kanina na course ng mga anak ko. So, yung isang anak ko na kumuha ng millwright, pagkatapos ng first year nila, hinanapan sila ni CCIS ng kumpanya na magpapatuloy sa kanila na pag-aralin sila. So, mag-work sila, tapos mag-stop, mag-EI sila, tapos babalik sila sa school. Entry level yung pupunta nila sa work nila. Tapos, hanggang sa maging journeyman sila. So, yung isang anak ko, natapos niya yung kanyang course na millwright. Ngayon, journeyman na siya. Meron din para sa mga babae, CIWA ang tawag niya, CIWA. Yung sinasabi ko pala, yung program dito sa Calgary yun ha. Ilagay ko yung mga website nila dyan sa comment down below. So, ang style nun, pupunta ka lang dun sa website nila tapos kuha ka ng appointment. Kung pala kumuha ka ng mga program nila at meron kang anak, babayaran pa nila yung day home ng anak mo o kaya daycare ng anak mo. O diba, ang saya. Yung millwright pala ng anak ko, mag-a-apply sana siya dito sa Calgary pero kailangan nila ng 3 years experience. Newly graduate lang siya. Kaya dun siya sa malayo nakapag-apply para journeyman na siya pero dun sa pinag-aralan niya dito. Gustuhan naman niya. Nandun siya sa high level. Nagustuhan niya dun kasi kahit sobrang lamig dun, malaki yung sahod tapos meron pa silang northern allowance. Ako naman kasi meron akong mentor na mother-in-law ko. Bago ako pumunta dito, nag-aral na ako ng education. So, yung course ko na yon, in-apply ko ng certificate para mag-trabaho na lang ako sa bahay.
tinag-work din ako sa labas. Daycare, ganun. Ang first job ko sa 7-Eleven, ay nako, sobrang hirap. Siyempre, buhay natin dyan, hayahay, di ba? Sa work ko sa government, 8 to 5, tapos upo-upo, computer. Tapos biglang dating ko dito, magluto, magtinda, maglinis ng store. Yung time na yon snow pa. Tapos yung pagkababagsak lang ng snow, okay pa. Pero pag matagal na yung snow at patunaw na nako, putik na. Kaya sa store, maglilinis ka, magmamap ka. Kaya dito sa Canada, kung pakeme-keme ka, picky ka sa trabaho, mahirap makakuha talaga ng trabaho. Tayong Pinoy, hardworking tayo. Gustong-gusto tayo ng mga employer kasi masisipag tayo. Yung pangarap mo na pumunta dito, kung hardworking ka, hindi ka pakeme, okay ka lang. Kaya kung nag-email sa'yo yung government tungkol sa mga ganyang mga non-profit organization, grab mo lang. Meron pang padamit. Sa next na video ko, turuan ko naman kayo. Makakakuha kayo ng libreng mga damit. Pero sa pangbabae lang to, ha. So ngayon, dito na ako sa bahay nag-work. Meron akong alagang 6 na bata. Maga, idadrop ng mga magulang yung mga bata para pumasok sila. Sa atin noon, di ba mahirap, wala kang katulong, di ka makapasok sa trabaho. Pero dito, meron kang pag-iiwanan. So, halimbawa, alas 7, i-drop mo na yung bata, kunin mo ng 5 o'clock. So, yung anak mo, pinakain ko na, pinatulog ko na, naglaro kami, kung minsan, magtuturo ka din. Pero kung ayaw nila, di wag. Ganon dito, hindi ka pwedeng namimilit. Halimbawa, meron kang activity para sa mga bata. This is our activity. O kaya, halimbawa, magpipainting sila. Pag sinabi ng bata, ayaw niya daw. O di wag. Kasi ayaw nga niya . Hindi pwedeng yung pinipilit mo. Kaya maganda rin kasi hindi na ako lumalabas. Kung malamig, dito lang kami sa loob. Tulad pag nandiyan ka sa labas, pag nahuli yung bus mo, patay ka. Super lamig. Katulad ngayon, negative 32. Bata, alam mo, hindi sila nagbo-boots. Lang sa tiis ganda sila. Okay mga mates, sa sunod, kwentuhan ulit tayo. Tapos na akong maghugas ng pinggan. Hanggang sa muli,